square root of 49 is equals to 7. Pero pwede rin ang sagot dyan ay negative 7. Dahil negative 7 times negative 7, okay, lagay lang dito. Negative 7 times negative 7 is equals to 49. Kaya, pag ini-square root natin, square root, dalawa lagi ang sagot dyan. Either positive or negative. Pero usually kasi talaga ang ginagamit lang, ang inaarap ng sagot yung positive. Okay. Pero, tamang sagot din ang negative. Ito, ang tawag dito sa ganito, ito yung radical sign. Okay. Radical, may radical symbol kasi siya. Ayan, square root of 49. Radical yan. Okay. Pero pwede rin natin gawin yung in fractional form. Ganito yung fractional form. 49 raised to 1/2. Ayan. Basically kasi, meron ditong 2 yan. Okay, may 2 yan dyan. Pero since understood naman na may 2 yan dyan, kahit hindi na natin ilagay, okay na yon. Basta 2 siya. Okay. Pero pag more than 2 na, kailangan ilalagay na natin. So, anong nangyayari dyan? Meron din ditong exponent yan na 1. Meron din yan exponent na 1. So, ilagay muna natin dyan. Kahit pag 1 kasi, kahit hindi mo na rin ilagay yan, understood na may 1 na yan dyan. Tapos dito, sige, ilagay muna natin 2. Ayan. Anong nangyayari? Itong 1, ito yung nagiging numerator. Tapos itong 2, ito yung nagiging denominator. Ito yung fractional form. Fractional form. Okay, ito naman yung radical. Radical form. Okay, so square root of, pag tinanong naman tayo, square root of negative 9. Ito, does not have real root. Real root. Kasi, wala naman tayong mamumultiply na number sa may square na number na negative 9 ang sagot. Yung 3 times 3 is equals to 9. Negative 3 times negative 3 is equals to 9 din. So, hindi siya negative. Kaya, pag negative sign, ini-square mo ang negative number, walang root yun, kahit anong number. Okay, so fifth root of 243 is equals to 3. Dahil 3 to the fifth is equals to 243. Fifth root of negative 243 is equals to negative 3. Dahil negative 3 to the fifth is equals to 243. So, magkaiba yan. Pag negative dito, negative din yung sagot niya. Kasi fifth root eh. So, basically, ang nangyari dyan ay ganito. Negative 3 times negative 3 times negative 3 times negative 3 times negative 3. So, ito, negative times negative, magiging positive ang sagot natin dyan, 9. And then, positive times negative, magiging negative 27. The negative times negative, positive 81. And then positive 81 times negative 3 is equals to negative 243. Kung saan itong to the fifth root of 243 positive lang din ang sagot. Yung mga ganitong problem, nagawa na rin ako ng video rito sa operations on exponents. Ayan, may mga example na rin ako doon. Ngayon kasi, magsasolve na lang tayo ng mga problems ngayon dito. Wala nang ganong explanation. Addition and subtraction of radicals. So, paano ba mag-add ng mga expression na may radicals? Mapag-a-add natin yung radicals pag parehas yung kanilang radicand. Ito yung nasa loob, ang tawag dito radicand. Sulat natin. Halimbawa,
square root of 7. Itong 7, ang tawag dyan, radicand. Tapos ito yung radical sign. Tapos, yung 2 niya dito, 2, ayan yung tinatawag na index. Okay. Sulat natin, index. Ayan, yung 2 yan. Dapat parehas ang kanyang radical. Radicand sign. Okay. Pati yung index parehas din para ma-add natin sila. Kasi pag hindi magkaparehas yan, hindi natin ma-add yung expression. So, halimbawa to, parehas sila ng radicand, parehas din ng index. So, ma-add natin yan. 4, tapos dito may 1, 4 plus 1 is equals to 5. Square root of 7. Ah, ito naman, magkaiba yung radicand, pero parehas yung index. Okay. Pero itong square root of 90, pwede natin ma-express ng ano yan eh. Square root of 90. Square root of 90 is equals to square root of 9 times 10. Okay. Which is equals to square root of 9 is 3. 3, and then, yung 10, as is na yan, nasa loob, square root of 10. So, lumalabas, ito pala ay 7 square root of 10 plus 3 square root of 10, which is equals to, hindi ko lalagay sa baba, 10 square root of 10. Ayan. So, ito naman. Ito muna pala example natin. Minus naman. Simplify muna natin to. Square root of 9 is equals to 3. And then, ito naman ay sa A 2. A cube. Square root of A. So, bakit naging ganyan? Basically, ang nangyari lang dyan, itong 9, square lang natin. Tapos, itong A, 3, bakit naging 3? Dahil yan, kung ibabalik natin yan sa loob, di ba may 2 dito? May 2 yan dyan. So, 3 times 2 is equals to 6. So, magiging A6 yan. Tapos, nasa loob na siya ng radical sign. Tapos, meron pang A sa loob. Ayan. Tapos, multiply. Pag nagmumultiply tayo ng parehas ng base, pinag-a-add ang exponent A7. Kaya, babalik siya dito sa A7 na to. Okay. So, ayan. Ayan na yung sinimplify natin. So, ito, ganun din. Magiging A square root of A. Okay? Kasi A squared times A is equals to A cube. Kaya ang sagot ngayon natin dito ay 3 A cube minus A square root of A. Ayan ang sagot natin. Hindi naman natin pwedeng ipag minus tong A cube tsaka A. Okay, pero dahil pareha sila ng ano ng radical sign tsaka radicand indexes. Okay. Kaya pwede nating silang gawing pagsamahin na ganyan. So ito, ito tayong last problem natin. I-solve natin. To the 4th root of 32n plus 5 to the 4th root of 162 minus to the 4th root of 2n. So, i-simplify muna natin. I-simplify natin to. Ito ay equal sa 4 to the 4th root of 16 times 2n plus, ganun lagi ang technique dyan. Lagi lang natin titignan kung ano ba yung mga pwede nating i-simplify. 4
81 times 2. Ito may n pa pala dito, may n ah. Ayan, plus ito n. Okay, kasi 81 times 2 is equals to 162 minus, ito wala tayo simplify dito eh. O, kasi is na yan dyan. Okay, square root of 16, I mean, to the fourth root of 16 is 2. So, ito maiwan na sa loob. 4 2n plus to the fourth root of 81 is equals to 3. 5 times 3 4 2n minus, so kinalabasan pare-pareha sila. Pwede natin ma-apply dito yung addition and subtraction. So ito muna magiging ano to, 5 times 3 is equals to 15. 4 2n minus 2n 4. Plus 15, 17 minus 1, 16, 4, 2n. Okay. Multiplication of radicals. Ngayon, sa multiplication, may mga ano yan, cases yan. So, ito muna tayo sa first case kung saan magkaiba yung radicand. Magkaiba sila na radicand, isang 6, isang 12, pero parehas ng index. Okay. Pag ganyan, pwede natin nilang pag-multiplyin lang yung 6 times 12. Okay. 6 times 12 is equals to square root of 72. Tapos pwede pa natin i-simplify ito, itong 72 na to. Equal kasi ang 72 na yan sa 36 times 2, which is equals to square root of 36 ay 6 square root of 2. Ayan. So, ito naman. Magkaparehas yung radicand. Magkaiba yung indices. Ayan, plural ng index, indices. Isang 3, isang 2. So, pag ganito, gagawin natin silang fraction form. Yung rational form ng radical. So, ito ay 5... Okay. 1/3 times 5 1/2. Okay. So pag ganyan na yan, ang ginagawa natin sa mga may exponent, ina-add lang natin yung kanilang mga exponent pag parehas yung base. So magiging 5 and then 5 all over 6. Tapos ibalik natin ngayon sa ano, sa radical sign. Equals to 6 5 raised to 5. Okay, which is pag sinimplify pa natin, ito ay 6 3125. Ayan. So, third case. Ito yung third case natin. Magkakaiba na lahat. Walang magkakaparehas. Pag ganito, okay. Ganito ulit gagawin natin. Basta pag medyo matindi na yung problem, subukan natin yung mga properties na alam natin. So, ito. Subukan ulit natin itong ganito. Kasi hindi natin magagawa ito eh. Direct ano lang ito eh. Direct. Parang direct formula lang to eh. Applicable lang pag parehas yung kanilang index. So, ganito tayo ngayon. Ganun ulit. 2. 1/2 times 4. 1/3. Okay. So, pwede natin ngayon baguhin ngayon itong kanilang mga exponent para maging magkaparehas yung base.
ay denominator. Magiging 2. Ito gagawin natin 3. 6. Okay, 3, 6. Lowest term ng 3, 6 ay 1 half din, di ba? Parehas lang. Times 4. Ito naman ay 2. 6. So, 2, 6. 1 third din yan eh. So, wala naman tayong ginawa. So, ngayon, tignan natin ha. Balik natin sa radical. 2 raised to 3. 6 times 4 squared 6. Okay, parehas na ngayon sila. Parang ganito na yan. Pwede na natin yung isagot, lagay ka nandito. Pwede natin yan ipagsamahin. Magiging 6 2 cube times 4 squared equals to 6. 8 times 16. And then 6 1 2 8 is equals to 6. Ngayon mag-isip tayo ng pwede natin i-6 through. Ayun ay 64. Kasi merong 6 through ang 64. 64 times 2 which is 1 2 8. Ano ang 6 through ng 64 ay? 6 through ng 64 ay 2. Kaya ang tama ang final answer ay 2. 6 square root of 2. Division of radicals. So, paano ba tayo magdi-divide ng mga radical sign? Ito, square root of 2 divided by square root of 3. Iano muna natin, mas ayusin natin yung ganitong forma. 2 all over square root of 3. Ayan. So, pag nagdi-divide tayo, kailangan matanggal tong radical sign sa denominator. Okay, para magawa natin yan, multiply natin yan ng kung ano tong ano denominator which is square root of 3 din. Okay, ang ano kasi niyan, ang principle kasi niyan para matanggal yung radical sign, halimbawa square root of 3. Okay, para matanggal yung radical sign niyan, i-square mo yan. I-square mo. So cancel, cancel, magiging 3 na lang. Ano ba 'yan, ang radical? So, pwede mo ring parehas lang din yan sa square root of 3 times square root of 3. Ayan, parehas lang din yan. Kasi square root of 3 times square root of 3, parehas sila ng ano, katulad yung ginawa natin kanina sa multiplication, is equal to square root of 9. So, magiging 3 na lang ang sagot. So, ayan, ganyan. So, ito, multiply natin ng square root of 3. So, yung ginawa natin sa denominator, gagawin din natin sa numerator. Ayan, square root of 3 para parehas silang pantay lagi. So, ito ay square root of 3 times square root of 3 is equals to 9. And then, square root of 2 times square root of 3. So, pwede natin pag-multiply nga sa loob. Square root of 6 and 9. So, okay, so ito ngayon, square root of 2 divided by cube root of 2. So, okay, nakaayos na. So, anong gagawin natin para masolve natin to? Hindi natin pwedeng i-multiply itong cube root of 2 ng cube root of 2 rin. Katulad yung ginawa natin dito, minultiply lang natin ng square root of 3 lang din. Hindi, kasi bakit? Pag ginawa natin yon, pag ginawa natin yung cube root of 2, okay, times cube root of 2, ang sagot dito ay cube root of 4. Wala namang cube root ang 4 eh. So, hindi yan whole number, hindi whole number ang sagot dyan. Kaya pag mga ganyang problem, katulad lang yung ginawa natin kanina, pag medyo mga komplikado, i-simplify lang natin yan. Gagawin lang natin rational form. So, itong 2 na to, magiging, yung cube root ng 2 na yan, magiging 2. 2 thirds. Okay. I mean 1/3 pala, 1/3. Ayan, 1/3. Kasi may 1 dito yan eh, may 1 yan dyan eh. So, ito naman, magiging 1/2. Okay. So, pag ganyan, minaminus lang natin yung exponent sa taas minus exponent sa baba.
1 half minus 1 8 2 1 6 which is equals to 6 2. Okay, so long sagot. So ito naman tayo, last problem. So ganun ulit ang gagawin natin. Simplify muna natin. Isipin natin kung pwede ba natin itong anong paraan to para matanggal natin to. Pag ganitong setup, dalawang ano, pair sila, pair. Okay, ito isa, isang pares kasi yan eh. Isa, tapos ito pangalawa. Okay. So ang gagawin natin dyan, yung imumultiply natin sila ng conjugate nila. Yung conjugate, pag sinabing conjugate, pag sinabing conjugate, ayun ay yung papalitan lang natin yung sign nito. So magiging square root of x plus square root of y. Bakit hindi natin ginamit yung ano, ganito? Square root of x minus square root of y. Tapos multiply din natin sa square root of x minus square root of y. Kasi hindi matatanggal yung radical sign dyan. So, subukan natin ha. So, ito muna. Square root of x times square root of x. Ang sagot dito ay x na lang. Tapos, ito naman ay negative square root of x y. Tapos, ito naman negative square root of x y. And then, the last one, positive y. So, ang sagot dito ay x minus 2xy plus y. So, meron pa rin radical sign. Okay. Kaya kailangan, ang gagawin natin dyan, pag ang ginamit natin dyan, etong conjugate niya, gawin natin plus yan. Matatanggal ngayon yan. So, ganun ulit. X times x is equals to x square root of x times square root of y is equals to positive square root of xy. Negative square root of y times x is equals to negative xy. Negative, tapos yung uli, y. So, ito, cancel. X minus y. Ayun. Wala na siyang radical sign. So, kaya ganyan ang gagawin natin. So, ganito ginawa natin. Multiply ng conjugate. Ganun sa taas. X plus square root of y. And then, equal na to ngayon sa ganun, times x y. Ito na yung numerator natin, ah. Sinulat ko na. Tapos ito, yung sagot dito yung nasa baba. Ito, yung sinagutan natin kanina. Ayan. So, ngayon, ganyan na. Okay na ngayon yan. Masosolve na natin ngayon yan. So, ito, i-distribute natin to. I-distribute natin tong square root of xy dito sa square root of x plus square root of y. Square root of xy times square root of x plus square root of xy times square root of y all over x minus y. So ito magiging square root of x squared y plus square root of y squared x. X minus y is equals to x square root of y plus y square root of x minus y. Ayan.